tayo. Ito, Philips. Yan, Philips. Nasa 50 inches ito. Testing natin. So, tingnan natin kung ano ang problema nito. Okay, so hindi siya automatic on, ano? Ayun, automatic on naman pala siya. Lumabas na yung Philips niya. Pero ang problema ng unit na ito, pag medyo matagal-tagal na siyang napanuoran, nagkakaroon siya ng vertical bar lines. Pero sa unang bukas mo sa kanya, okay pa yung display nito. Yan yung problema ng unit na ito. Try na lang natin kung ma-repair pa natin yung ganito. Pwedeng magawa, pwedeng hindi. Okay, matagal lang yung loading niya. Yan na, lumalabas na yung guhit-guhit niya. Ayan, ganyan siya. Okay, so parang dito ang issue talaga niya, no? Try natin sa kabila. Okay. So parang itong side talaga niya ang nagkakaroon ng issue. Tapos itong side, parang normal pa naman ito. Okay, so yan siya. Ito ang kumuguhit ito. Tapos makikita mo yung vertical bar lines niya. No? Medyo magaspang itong side na ito. Pero itong side, okay naman ito. Hindi siya nagkakaroon ng vertical dito. Itong side lang talaga nagkakaroon ng vertical. Ano? So maaring itong side na to ang may problema. Try natin kung kaya isolve ang problema nito sa side na ito. Kung makuha ba ito sa tape method or cutting method, ano? Try na lang natin. Yan, no? Makaroon siya ng vertical. Yan. Pero itong kabila, parang magkakaroon na rin siya. No? Light. Pero itong gitna, guhit to. Pakat talaga itong gitna niya. Okay, try na lang natin. Ito yung model. 49 lang pala ito. Philips, 49 inches. Smart na rin ito. Okay, nabuksan na natin yung unit. Bali, yan yung kanyang main board. Tapos ito naman yung power supply niya. Tapos mayroon siyang tipon, ano? LG pala itong ginamit niya. Oh. LG panel yung ginamit ng brand na ito. Okay, buksan natin to. Tapos check natin tong samba side siya. So itong side na to ang nagluloko talaga. So itong side tayo mag hang ng ribbon. Titingnan natin kung magkaka-display yung kabila niya. Okay, so ito yung tikon na ginamit. Yan. UHD. Malabo. Yan. 496871L. Okay. So, ito. Ito yung clock natin. Parang dito siya nakatapat, ano? Pero check pa rin natin mamaya.
kabila. Yep, iba naman ang nasa kabila niya. So, maaaring dito sa loob ang klaksik na niya. Ayun, meron dito. BGH at BGH 7. Okay, so maaaring dito. No? Nasa loob siya. Sa loob. So, hanapin na lang natin. Pero ngayon, gagawin muna natin ngayon ay hang natin yung isang side. Yan, itong side na to ang nagluloko talaga. Try natin kung magkaka-display yung isang side nito. Okay, so nag-backlight na siya. May backlight na siya. Tingnan natin yung display nito. Okay, wag lang natin masyadong iangat. Okay, so blanco. Wala siyang display. Blanco, tapos yung kalahati niya white lang. Oh. Okay, so ganun lang siya. Pag nakakang yung isang ribbon niya. Okay. So gagawin natin, hahanapin na natin dito yung clock signal natin. Titingnan natin kung pag nag-block ba tayo ng clock signal ay magno-normal yung display nito. Okay, so hindi ko napansin, no? Mayroon na palang nag-tape po. Yun, no? Oh, may gumawa na nito. Hindi lang pala tayo yung unang bumukas nito. Ayan, no? Gumamit siya ng paper method, no? Paper method yung ginamit niya. Ayan, papel ang nilagay niya. So, binlock niya yung side dito. Okay, so ngayon, gagamitin naman natin ngayon ay tape method. Okay, so ito binlock natin. Ayan. Binlock natin dyan ay hanggang dito. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pin ang binlock natin. So, try natin yan. Okay, testing natin. So, yan na. Mayroon na siyang backlight. Okay. Tingnan natin yung display. Yan, naglo-loading lang siya. Yan na, naglo-loading lang siya. Okay, patapusin na lang natin yung loading. Tapos, lagyan natin ng signal. Tingnan natin yung display kung may pagbabago or wala. So, ang unang gumawa nito, yung ginawa niya, hindi niya tinakpan mula gilid hanggang sa ad-event signal natin. So, yung atin, yung ginawa natin ngayon, mula sa gilid, tinakpan natin lahat. 16 pin. Okay? So, titingnan natin ito kung magno-normal. Okay, so yan na siya, nagka-display na siya. No, normal naman yung display niya dito. Hindi naman nagkaroon ng hairlines, walang gaspang. So ito, pababad na lang natin to. Titingnan natin kung hindi siya magkakaroon ng vertical lines or vertical na bar lines. Kasi yun yung naging problema niya. So matagal ko nang binablog na pag ang problema, clock signal sa isang side, kung maaari takpan nyo na lahat, takpan nyo na lahat clock signal, pati yung swapping voltage. Kasi kung pipiliin nyo lang yung may issue, minsan nagkakaproblema siya ulit, ano? So ito, try natin dito. So medyo matagal-tagal na rin na panooran, ano? Yun, no? Okay. So yung palabas ngayon ay yan yung palabas na yun. Bababad pa natin. So itong side na to ang nagkakaroon ng vertical lines, bar lines. Itong side na to yung nilagyan natin ng tape method na 16 pin. Ang unang ginawa dito, nag-block siya gamit ang paper method, ano? So ito pa yung papel, oh. Yan. Ito yung ginamit niya, paper method. Pero hindi niya tinakpan lahat. Yan. Hindi niya tinakpan lahat. Makikita natin dito, bakat pa yung ipin ng ating yan. Ito, bakat to. So, mabilang mo rito kung ilang pin yung natakpan niya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pin ang natakpan niya dito. Okay? So, sa atin, 15 pin.
Pero yun, no? Normal pa rin siya, no? Hindi pa rin siya nagkakaroon ng guwit-guwit. Okay, bawas pa rin natin. So, pwede na ito. Matagal na natin siya na ibabad. Normal naman, hindi naman siya nagloko na. Okay na yung display niya. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video.